sa ulo ng mga nagbabagang balita. Higit 100 mangingisda sa Western Pangasinan nawala sa laot noong kasagsagan ng bagyo. Ilan sa kanila pinaghahanap pa. Palayan sa Nueva Ecija pinadapa ng bagyong Kabayan. Mga drug personality sa Pangasinan arestado sa higit 30 anti-illegal drugs operation. Posisyon ng mga deboto ng Our Lady of Manawag hindi napigilan ng malakas na buhos ng ulan. At mga guro, nag-ala showtime sa World Teachers Day. Magandang hapon, North Central Luzon. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa iyo. Nagsagawa ng search and rescue operation para hanapin ang mga nawawalang mangingisda na inabutan ng masamang panahon dulot ng kasagsagan ni Bagyong Kabayan sa West Philippine Sea. 89 sa mga ito ang nahanap na pero meron pa rin mga nawawala. Nagpapatrol, Elaine Fulhancio. Panibagong trahedya ang naranasan ng mga mangingisda sa Barangay Kato, Infanta, Pangasinan. Kasagsagan ng Bagyong Kabayan, nang abutan ng masamang panahon ang 23 bangkang pangisda sa West Philippine Sea. Kwento ng mga survivor, nasira ang kanilang bangka dahil sa malalaking alon at 2 araw nagpalutang-lutang. Sabado na sila na-rescue ng Korean vessel na papuntang Singapore, katuwang ang mga maliliit na bangkang pangisda sa La Union. 5 milya na lang kami dyan sa may kamaso. Biglang lumakas yung hangin galing southeast. Kaya hindi na kami nakaabante kasi malaking alon tapos malakas yung hangin. Marami na rin pagsubok na buhay namin sa laot pero ito lang talagang matindi. Yung mga bareho nga, bali-bali. Wala na kami makan, lubog na yung bangka, wala na kami makapitan. Ayon sa barangay, nakabalik na lahat ng mangingisda ng Infanta. Dinilakalain na yung signal na pala yung number 1 ay napakalakas naman nung nasa laot na yung bagyo. Pero tuloy ang search and rescue operation sa nawawalang 36 na mangingisda mula Bulinaw, Agno at Zambales. Ang kanilang mga pamilya hindi nawawala ng pag-asa habang nag-aabang sa Bulinaw Fishport. Hindi naman ako kinakabahan, hindi ako kutintong kumain, walang gana. Pero yung ganina may tumawag na yung kapitan ng barko, may pangalan yung isang anak ko. Oo, sabi ko, salamat Lord, sabi ko. Siyempre, buo pa rin ng lupuran namin na nasa kaligtasan po ang papa po namin. Maghihintay na lang po kami dito. Hindi naman daw nagkulang sa babalang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda. We are currently conducting search and rescue operation for reported missing fishermen at vicinity waters 10 nautical miles up to 70 nautical miles northern, northwestern, and western seaboards of Bulinaw. Actually, ma'am, nag-start po kami mag-disseminate ng nabawal na pong lumaot, ng mag-advise sa mga kanya-kanilang mga coastal barangays, nabawal na pong lumaot nung Wednesday pa po. So, ang nangyari po kasi, karamihan po sa kanila, yung mga pabalik na rin sa kanilang destinasyon, nabutan po sila ng bagyo. E diniretso sa Maynila ang 89 na na-rescue mangingisda para i-check ang kanilang kalusugan habang tuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Elaine Fulhencio, ABS-CBN News. Nasira naman at pinadapa ng malakas na hangin ang mga palayan sa Nueva Ecija dahil pa rin yan kay Bagyong Kabayan. Nagbabalik sa report si Elaine Fulhencio. Problema ng mga magsasakang mga dumapang palay sa Barangay Losok, Bungabon, Nueva Ecija. Ang 56-anyos sa Simang Juanito, aanihin na sana sa 2 linggo ang kanyang mga tanim na palay. Pero dahil na bagyo, mula 50 kavan, baka raw 20 kavan na lang ang mapapakinabangan. Oh, yung mga ganito, mayroon pa tayong makukuha dyan. Pero yung mga dapang-dapa na medyo sariwang ganyan, ala nang aanihin. Ayon sa Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija,
dahil sa mga nasirang tanim. Nasa 25% ang magiging kabawasan kada ektarya. So, ang total area planted ng Malaysia ngayon is 196,000 hectares. So, almost 80% doon ay nasa reproductive. So, yun ang medyo naapektuhan. Ang ilang magsasaka na may problema rin sa mga nawalang kalabaw na naagos daw dahil sa lakas ng bagyo. Ang ilan galing pa ng Gabaldon at nag-iikot baka sakaling makita ang mga alagang kalabaw na nawawala. Yung mga kalabaw na hinahanap namin kaya gumawi kami dito. Baka nagbaka sakali kami andito. Oh, kalabaw at saka ho baka ma'am. Ang nawala sa amin kahapon pa po kami naghahanap ng kalabaw. Nangako naman ng ayudang Provincial Agriculture Office para makabawi ang mga magsasaka sa susunod na taniman. Sir, gagawa ng proposal yung ating mga municipal at city agriculture para makarecorder yung ating magsasaka. So, maaaring bigyan niya ng subsidy sa city sa susunod na taniman. Nakatumbang mga palay, ito ang iniwan ni Bagyong Kabayan dito sa Nueva Ecija at kasulukuyan pa rin inaalam ang kabuuang halaga ng pinsala sa agrikultura. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Sa Nueva Ecija pa rin, isang magsasaka ang patay matapos na matuklaw ng ahas. Naritong report. Patay ang 59 anyos na si Camelo Raquel matapos matuklaw ng ahas Biyernes ng umaga sa kasagsagan ng Bagyong Kabayan. Kwento ng kanyang asawa, lumabas daw ito para tignan ang kanyang mga tanim na palay. Pero gabewang na raw ang tubig sa Barangay Losok, Bungabon. At habang naglalakad, may kumagat daw sa paa ng kanyang mister. Ipas namin. Kayo nga magsasawa, doon na abusan ng hininga. Itinakbo agad sa ospital ang magsasaka, pero dinala pa rin ng pamilya sa magtatandok ang biktima. Para kung kailang i-transfer para saksakan ng anti-venom. Kaso ang ginawa, dumating yung family, kinuha yung pasyente para ipatawa. Ayon sa pamilya ng biktima, pangalawang beses na raw natuklaw ng ahas si Camelo na gumaling matapos magpatandok, pero hindi sa ikalawang pagkakataon. Tuloy naman ang paalala sa publiko na itakbo agad sa ospital ang natuklaw ng ahas nang maiwasan ang pagkalat ng lason sa katawan na maaaring ikamatay. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Arestado ang walong drug personality sa magkakahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Pangasinan. Nagpapatrol, Elaine Fulgencio. Arestado ang top 7 at top 8 drug personalities sa season Pangasinan matapos magpositibo ang anti-illegal drugs operation laban sa mag-live-in partner sa Barangay Asansur. Yung mga yan, wala nang pinibili ang mga yan. Kung may mga customer sila at bibili, yan, binibentahan nila. Todo tanggi sila sa paratang. Hindi po ako nagbibenta, ma'am. Eh, sinet up lang kami doon. Pupunta lang po sana kami doon sa hipag niya. Sa Santa Maria, timbog din ang 4 na drug personalities na nahulihan ng 2 sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia, sachet ng dried marijuana leaves at marked money. Mayroon pong naka-file na search warrant po para dito po sa target na ito. Yun, na nagamit din po pero hindi naman po yung sinasabi nila na bibinta. Sa Asinggan, timbog din ng 34 anyos na top 9 drug personality. Aminado ang suspect na dating user pero itinanggi niya ang pagbebenta. At Binalonan, kulong din ng 39 anyos na driver na nahulihan ng sachet ng hinihinalang shabu. Paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kasong kakaharapin ng mga nahuling top drug personalities. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Niraid naman ng PDEA at PNP ang bahay ng mga itinuturong drug pusher sa Binbalay, Pangasinan. Nagpapatrol si Michelle Suriano. Sabay-sabay hinalukog ng Binmali PNP at ng PDEA ang bahay ng 3 drug personality na kabilang sa drugs watchlist. Chinek lahat ng kasangkapan, maging mga bulsa ng mga damit at wallet kinapkapan. Sa bahay ng 31 anyos na si Elias Ulo, nakuha ang mga drug paraphernalia at 14 na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng abot 4,000 piso. Hindi naman po sa akin.
Sa upuan na ito naman, tumungtong ang may-ari ng ikalawang bahay para makaakyat ng pader at makatakas. Pero naiwan ang dalawang sachet na hinihinalang droga at ang itinapong plastic ng mga lighter. Natagpuan din sa bahay ng 54 anyos na pangatlong suspect ang karagdagang dalawang sachet, drug paraphernalia, dismantled na revolver at mga bala. Ang gapi record ko. Ganun pa naman ang daditan ito. Inaswang akalan sa markado ah. Ayon sa PNP, posibleng nabibilang ang magkakapitbahay sa iisang drug network. Pwedeng isang network kasi magkakatabi. Kasi as alleged dun sa una nating tinignan yung medyo madami, sabi niya is galing din dun sa isa, yung nakatakbo nga. So pwede din, kung makikita niyo yung area, pwedeng may network na talaga sila. Bahagi pa rin ito ng Oplan Lambat Sibat ng PNP na ipinapatupad para lansaging ang illegal drug trade sa Region 1. Michelle Soriano, ABS-CBN News. Hindi natinag ng malakas na buhos ng ulan ang mga deboto na nakiisa sa prosesyon ng Our Lady of Manawag. May report si Michelle Soriano. Isang inilabas ang mga karosa ng mga santo sa Minor Basilica of Our Lady of the Holy Rosary of Manawag, pinalamutian ng mga puting rosas. Pagtunog ng kampana, lumabas ang mahal na birhen. Pinakawalan ang mga lobong itinali para maghugis rosaryo. Kasabay nito ang pagbuhos din ng malakas na ulan, kaya pinayungan na lang ang birhen. Tuloy din sa paglalakad ang mga deboto. Ito, malakas ang katawan. Maski ulan, opo, ganyan po ang ano, talagang ganyan ang tradisyon ng mga dito Pangas, ano, Manawag. Yung mga parents din namin kasi ano eh mga Katoliko din kaya. Okay. Malakas din ang katawan ng mga ano pagka ano. Hindi gaano nagkakasakit. Ang mensahe ng simbahan. Ayaw ni Jesus na tayo ay maging ulila. Kaya sa huling sandali ng kanyang buhay dito sa mundo, ibinigay niya yung kanyang sariling ina para sa atin. At ang sino mang hindi kumilala kay Maria ay ulila. At hindi tayo maaaring maging ulila sapagkat yung nanay ni Jesus ay atin din. At yung pananampalatayang Kristiyano natin dito sa Pangasinan, mahal na birhen ang palaging nag-aalaga. Dagdag pa ng Arsobispo, patunay lang ito na hindi kayang pahupain ng malakas na ulan ang matibay na pananampalataya ng mga Pangasinense. Michelle Soriano, ABS-CBN News. At susunod, ilang pang drug personality at mga hindi lisensyadong baril imbog sa Oplan Holy Day ng PNP. Yan at ilang pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. North Central Luzon. Abot naman daw sa 17 million pesos ang naitalang pinsala na iniwan ni Bagyong Kabayan sa probinsya ng Pangasinan ayon sa pinakahuling report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at pakikipag-ugnayan sa Engineering Office. Pinakamaraming bilang ng pinsala ay sa mga provincial roads kung saan umabot ng 16 million pesos. Sinundan ng danyo sa mga provincial bridges na 35,000 pesos at barangay road sa bahagi ng San Jacinto, Pangasinan na may halagang 300,000 pesos. Samantala, wala pa sa tali na ito ang mga danyo sa aquaculture at agriculture industry sa probinsya. Yes, dahil sa naranasan nating pag-ulan at hangin, yung ating mga kalsada, nagkaroon ng danyo sa kalsada at mga tulay. Ang bulk ay sa 1st District na kung saan meron tayong mga, ano doon, yung mga affectation ay mataas. Kumpiskado naman ang mga hindi lisensyadong baril at illegal na droga sa isinagawang Oplan Holy Day ng PNP. Narito ang report. Nagsama-sama ang higit 100 PNP sa Pangasinan para magsagawa ng Oplan Big Time Holy Day. Sa Orbistondo, isinagawang search warrant matapos makatanggap ng report ang otoridad na may mga hindi lisensyadong baril sa lugar. Hinalughog ang bawat sulok sa bahay at mga gamit. Nakita sa magsasakang dalawang hindi lisensyadong baril, isang caliber 45 at caliber 38 revolver. Ano ko lang sa
pang-alaga ko ng baka. Kaya... Kumpiskado rin ang isa pang caliber 45 sa Sitio Bunol, Poblacion, Orbistondo. Sa San Carlos City, nasampulan din ng mga drug personalities. Kumpiskado ang 14 na sachet ng hinihinalang shabu na abot 8 gramo. Kumpiskado rin ang mga bala at magazine. Yung kumpanya natin against illegal drugs at ito rin po yung programa ng ating pamunuan sa kapulisan na ini-intensify po natin yung ating campaign. Lalo na kaya nilo-launch natin itong one time big time dito sa iba't ibang bayan po ng Pangasinan including mga cities. Ito ang bahagi pa rin ng kanilang kampanya sa pagsugpo ng illegal na droga sa buong Pangasinan. Sa tala ng Provincial Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group, simula October 2 hanggang October 4, umabot ng 32 ang anti-illegal drugs buy-bust operation, 3 search warrant at 2 police response. Arestado rin ng 54 na suspect. Umabot naman ng higit 100 sachet ng hinihinalang shabu ang kumpiskado at mga drug paraphernalia. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Binabantayan ang mas madali raw na pagpasok ng illegal drugs sa Urdaneta City. Nagpapatrol si Elaine Fulgencio. Dahil getaway pa norte ang Urdaneta City, hindi raw kaila sa pulis ang mas madaling pagpasok ng illegal na droga sa lungsod at Karatig Bayan. Kaya sa mas pinaigting na operasyon, 5 arestado ng pulis kabilang ang top 2 at top 6 drug personalities sa lungsod. Masabi natin na dadaanan talaga dahil sa location, nandiyan na yung Tiplex, very yung convenience ng accessibility no sa highways. And once na nag-relax, so within 1 week, dadami yan. Kasi ang drugs kasi is a very lucrative business. Meron ngayong nahuli mo yung buong pamilya, tuloy-tuloy pa yung mga kamag-anak. Kumpiskado sa mga sospek ang 17 sachet ng hinihinalang shabu, buy-bust money at mga drug paraphernalia. Galing Maynila pa raw ang kanilang supply. Itinanggi naman ng mga sospek ang paratang. Wala kaming hawak ng drugs. Po, nakakagamit ako noong dahil sa napakabigat ang problema. Kaya pagpapaigting sa intelligence report at pakikipag-ugnayan sa otoridad ang ginagawa raw ngayon ng PNP laban sa illegal drug trade. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Na-recover naman ang bangkay ng lalaking hinihinalang nalunod. Nagpapatrol si Aldrin Soriano. Natagpuan sa tabing dagat sa Barangay Pangapisan Norte, Lingayen, ang bangkay ng isang lalaki pasado alas 9 kaninang umaga. Nasa state of decomposition na ang bangkay. Pasado alas 7 naman ng umaga, nang unang nakita ang bangkay ng 12 anyos na binatil yung kinilalang si Justin Rillion, residente ng Amang Perez, Villasis, Pangasinan. Kwento ng ama ng biktima, nagpaalam lang na magko-computer ang anak, pero di alam na nagkaayaan na pala kasama ang 3 pa nilang kapitbahay na maligo sa Agno River noong Biyernes. Kasama nilang kuan, kasama nilang naligo. Parang titingnan lang kung hanggang saan ang malalim. Mm-hmm. Yung anak ko siguro ang tumiting dahil malaki siya eh. Tapos naghawakan niya. Yung parang hawakan mo ko, sabi niya, hawakan mo ko, titingnan natin kung hanggang saan daw. Yun lang kwan ng bata dahil yun din ang sabi niya kagad sa akin. Ayon sa mga pulis, natangay sa pampang ng Lingayen Gulf ang mga bangkay sa kasagsagan ng bagyong Kabayan noong Biyernes. Sa water current na yan, kasi alam nyo naman yung kwan, tatagos yan, connecting yan sa Agno River yung kwan natin, yung Lingayen Gulf. Paalala naman sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na tuwing may kalamidad. Aldrin Soriano, ABS-CBN News. Ngayon pa lamang nagbabala na ang eksperto sa mga sakit na posibleng makuha dahil sa epekto ng El Nino. Kalusugan Patrol, hatid ni Aldrin Soriano. Pinapaypayan na lang ni Lola Leonora ang kanyang 1 taong gulang na apo para hindi umano ito dapuan ng mga lamok. Oh, pinapaypayan ko kasi maraming langaw, may lamok. Ganon. Para hindi siya makagat. Ayon sa doktor, maliban kasi sa dengue, ay pwede rin daw muling umusbong ang sakit na malaria dahil sa nararanasan El Nino sa bansa.
vector-borne diseases, no, which is malaria nga po at saka ito pong dengue, no, dahil sa mga panahon po na ito, ito pong mga mosquito, yung kanila pong carrier, ay medyo erratic po sila sa mga panahon po na ito. Dagdag pa nito, maging leptospirosis at food poisoning ay maaaring dumami ang kaso pag tumindi pa ang nararanasang El Nino. Meron din pong nakikita sa pag-aaral sa El Nino na sa panahon po ng El Nino, dumadami po ang daga. So alam po natin na meron din pong mga stagnant water tayo at kung ito po ay naihian ng mga dagang ito, pwede din po tayo magkaroon po ng leptospirosis. Kaya naman tiniyak ng Provincial Health Officer na handa sila kung sakaling tumaas ang kaso ng mga nasabing sakit sa mga susunod na buwan habang may El Nino. Hand washing po na ikinakampanya po namin, ipagpatuloy po natin yan dahil marami pong sakit na mapiprevention. Yung mga tubig po na iinumin natin at mga pagkain na preparasyon, kailangan din po pag-ingatan po natin yan. Importante rin daw ang pakikipagtulungan ng komunidad para malabanan ang mga nasabing sakit. Aldrin Soriano, ABS-CBN News. Sa ibang balita, inihahanda na rin sa El Nino ang ipapatupad na irrigation system sa Pangasinan. Narito ang report. Malapit nang anihin ng magsasakang si Oscar ang kanyang mga tanim na palay. Ilang linggo mula ngayon ay magtatanim na ulit siya para sa second crop ng palay. Pero dahil sa El Nino, nangangamba siya sa gastusin sa patubig. Kunti lang ang tubig, gagamit kami ng makina, siyempre gagastos kami dyan sa diesel. Oh, masakit sa bulsa, siyempre. Kaya naman nagpulong ang Agriculture Office ng probinsya kahapon para talakayin ang proyektong irigasyon sa ilang bayan. Kadalasan daw kasi, ang mga nasa tail end na ng irigasyon ang hindi nabibigyan ng patubig. Kasi mga, sabi nga, mga rain-fed areas to eh. Wala sila talagang, wala sila talagang access sa mga irrigation system. Ayon sa provincial agriculturist, inaasahang maaapektuhan ang 30 ektaryang maisan at 55 ektarya ng palayan sa last quarter ng taon. Dagdag pa ng provincial agriculturist, hindi pa naman daw nararanasan sa probinsya ang epekto ng strong El Nino. Oh, so far wala pa po. El Nino, wala pa. Drought, wala pa. Sufficient pa yung ano natin. Pati San Roque, sufficient pa naman yung ano niya. Then, yun nga, dry season din kasi natin yon. Pero parang it will enhance yung dry season natin. Sa susunod na linggo, uumpisahan ang proyekto. Aldrin Soriano, ABS-CBN News. Kasabay naman ang selebrasyon ng Elderly Week, nag-engganyo ang mga senior citizens sa pagyoyoga. Masansanting niya balita, hatid ni Michelle Soriano. Sa nauusong pagpapaka-fit and healthy, di papahuli siya ng senior citizens ng Dagupan City. Panibagong fitness practice nila ang yoga. Nagsisimula sa stretching, kaunting galaw para sa muscles, relaxation at meditation. Maraming nagpupunta sa Federation of Senior Citizen Office. Ang problema nila ay health. Ang daming may problema sa kung ano-anong sakit. All of us here are enjoying these exercises that they have been offering to us. We have instructors who are kind enough to teach us on what to do. Isinasagawa ang yoga para sa physical, mental at spiritual conditioning. Ilan sa mga benepisyo nito ang pagpapaganda ng flexibility, posture, strength at breathing. Isa rin itong paraan ng pampakalma at pagpapalakas ng puso. Inuturo ko po ma'am sa kanila yung proper toning ng mga muscles. Toning yung hindi naman palalakin yung mga muscles. It's enough to support yung spine, especially yung spine. Yung mga knees nila kasi sa mga senior, weak na yung mga knees. Sa pagbubukas ng selebrasyon ng Elderly Week, ipinamalas din ni na Lolo at Lola ang natutunan nila sa ilang buwan nilang Tai Chi lessons na itinuturing namang morning exercise for the elderly sa bansang Japan. Bu-
Bukas ang Tai Chi, ballroom at yoga session sa mga senior citizens sa Dagupan City Plaza. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Michelle Soriano, ABS-CBN News. Wala nang bagyo sa Philippine Area of Responsibility pero ayon sa PAGASA, umiiral naman ang ridge of high pressure sa bahagi ng Northern Luzon na magbibigay ng maaliwalas na panahon. Pero asahan pa rin ang pulupulong pagulan sa dakong hapon at gabi na posibleng tumagal ng isa hanggang dalawang oras dahil yan sa local thunderstorms. Makakaranas din ang unti-unting paglamig ng panahon sa madaling araw dahil sa northeast monsoon o hanging amihan. Wala namang namomonitor na panibagong bagyo ang PAGASA sa kasalukuyan. Sasabak naman sa international competition ang Pangasinense at ang The Voice Kids finalist na si Jedi Larocco. May Star Patrol si Michelle Soriano. Three showturners sa blind auditions ng The Voice Kids Season 1. Sumabak sa battles ang noy 13-year-old mula sa Calasau, Pangasinan na si Jedi Larocco. Hindi man nakapasok sa finals, patuloy na nagiging inspirasyon si Jedi sa mga batang may pareho niyang pangarap. Tulad nitong weekend kung saan pila-pila ang nag-audition para sa The Voice Kids Season 3, Dance Kids, at Tawag ng Tanghalan, isang special performance ang inihandog ni Jedi. At may mensahe pa para sa auditionees. Dapat po every day mag-practice po sila and tandaan po palagi pong mag-pray kay Papa Jesus para po sa good luck po na dadaanan pa po nila. Effortless na ibigay rin ang hit ni Jessie J, Ariana Grande at Nicki Minaj. Ang nakamamanghang talento ang dahilan kung bakit siya sasabak sa Child Aid Asia Concert sa Tokyo, Japan at sasabak din sa World Championship of Performing Arts. A lot of them are really good. Actually, we're happy na dumating sila, no? So pinakita nila yung talent nila. Tabang-abang kung sino-sinong Pangasinense si Pride ang sasabak sa kapamilya shows. Michelle Soriano, ABS-CBN News. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming bus malawak na pagpapatrol sa Hilaga at Gitnang Luzon. Mga kapamilya, 81 days na lamang po before Christmas. Ako po si Chris Zuniga hanggang bukas. Maraming salamat. Masantos yung araw at sige rin.